Samantala, agaw pansin at malaswa umano ang ilang billboard kaya takaw aksidente ayon sa ilang kritiko. Kaya naman isinusulong sa kamera ang grupong gagawa ng batayan kung katanggap-tanggap bang ma-display ang mga ito. Saksi si PR Canghel. Walang duda agaw pansin ang mga billboard gaya sa EDSA. Ang ilan nga kontrobersyal ang pagkakasulat gaya ng billboard na ito na alak. O di kaya masyadong sexy raw gaya ng billboard na ito ng Philippine Volcano Shrug Bikini para sa isang clothing brand. Di lang daw takaw aksidente, malisyoso rin sa may malilikot na isipan. Ang problema ay kung ito ay masyadong malaswa na nakakatawag ng pansin, kung ang mga nagmamaneho ng sasakyan ay matawag ang pansin, ay maaaring makadulot ng sakuna sa daan. Pangalawa, sa mga mausyosong mga bata, maaaring makurap ang kanilang pag-iisip. Kanina ay naprobahan ng House Committee on Public Information ang motion ni CAPIS Representative Fred Castro na bumuo ng technical working group para lumikha ng batayang tutukoy ng mga billboard na katanggap-tanggap o labag sa moralidad. Pati ang mga electronic billboard na may LED lights posible raw ipagbawal dahil naman nakasisilaw raw ito sa mga driver kung gabi. Welcome po ang development na ito dahil sa may strengthen natin yung regulation tungkol sa paglalagay ng mga obscene or destructive advertising materials along major thoroughfares and the highways in particular. Ang MMDA handa raw maging miyembro ng technical working group na susuri sa panukala. Target ng komite na tapusin agad ang konsultasyon sa iba't ibang sektor para maiakyat na sa plenaryo at mapagbotohan. Suportado ito ng Outdoor Advertisers Association of the Philippines kahit wala pa raw mga pag-aaral na nagsasabing takaw disgrasya ang mga sexy billboard. Wala namang kaso doon for as long as para sa safety lahat, aminable naman kami doon. Ang inaano lang natin, yung mga destructive talaga, yung safety nice, kaya nga nagkakaroon kami ng magandang coordination sa government. Wala pa namang pahayag tungkol dito ang Ad Board at Philippine Association of National Advertisers, pati na rin ang Ad Standards Council of the Philippines. Ang ilang motorista naman, pabor din daw sa hakbang na ito. Kasi po, pagka minsan nasa biyahe po, napapasilip kami, hindi namin alam, mayroon na pala sa unahan. Pababa ko din. Oh, bakit? Para iwas disgrasya. Kasi yung ibang driver, tumitingin pa doon sa billboard habang nagmamaneho. Yung iba lang, hindi kayo. Kasama na. Kasama na kami doon. Ako si PR Canghel, ang inyong saksi.